Andito, we acknowledge the, ano po, the support nila sa presensya ng backlight. Backlight, sorry. Doon na nandito sa atin. What? Night Angel. Sorry naman, sir. And for that, lahat po ba ni Candida? Okay, sila rin po yung media na nakakover po sa atin ngayon, ano po. So, play na lang daw po natin. Ayan, so for na po, maaari na po natin, sabay-sabay po natin manalangin po. Ipod po natin ang ating mga ulo at manalangin po tayo para sa ating mga sarili mo at para sa ating kapakabuhayan. Okay po, and now ay sabay-sabay po natin itong i-blow. Okay? Okay.
Like what I said, marami pong nakakalimot sa panahon ng eleksyon kung ano pa talaga yung mahalaga sa puso natin. Alam nyo, minsan, okay lang yung ano eh, sumama ka kung saan ang uso. Halimbawa, ang uso NMAX. Halos lahat ng tao may NMAX. Nauso ang... Ano po ba nauso? Mio, na Aerox. Lahat ng tao naka-Aerox. Eh ako po, pinalit ko po yung NMAX ko. Nag-Rusy na lang ako. Na-Arify. Alam nyo kung bakit? Lahat kasi ngayon, naka-NMAX na eh. Alam nyo, parang ganyan din minsan sa ano eh, sa buhay, saka sa advokasya. Kung ano po yung popular, kung sino yung popular, ang problema, lahat ng mga rider pumupunta ron. Pero nagpapasalamat ako na mayroon pa tayong mga totoong asama. Mayroon pa tayong mga totoong mga leader na kahit anong mangyari, kahit hindi sila popular, kahit wala silang masyadong kasama, pero yung kanilang paniniwala at atikain ay tunay. Totoo ba yan? Ayan, marami po salamat. Pero teka, dahil impromptu po ang ating program ngayon, umpisahan po natin ng prayer. Sino ba ang pari dito? Dati yung pastor ko, kaso nasipa ako sa seminaryo. Sino ba pwede dito? Ay, si Sir Eric. Ayun, tamang-taman ako. Ito po si Sir Eric. Talagang saludo ko rito. Ay, Ka-Freddy pala. Alam ko si Sir Eric. Si Ka-Freddy po ang mag-lead sa atin ng prayer. Kaya tanggalin po natin yung ating mga sombrero. Ka-Freddy. Pasensya na kayo ha. Mantik na kami magkakalig ni Sir Eric. Ka-Freddy po pala. Lamang lang mo sa akin sa paligo sa akin actually. Okay, kinakatawa ko lang kayo dahil alam ko medyo nakakatakot yung ating ride kanina. Kahit malapit ka, kasi traffic, pero anyway, tayo ay thankful dahil nakarating tayo ng matimasay dito sa non-transportation office. Okay. Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. So, kahit yung mga unicorn, tayo nalangin mo po. Dear Lord, we stand before you in humble prayer. Before we start with this program, One Day of Remembrance 2021, we realize that without your blessings, you would not able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those whom we have left behind in our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Palagi ko, Panginoon, na pagpalaan niyo kong bawat isa, activity na to. Lahat po na nag-gather today or tonight sa location na ito, ay ingatan mo, Panginoon, at dalamin namin na sa mga susunod pang activity namin ay mas lalo pa namin mapalawig ang aming WDR o World Day of Remembrance. Maraming salamat po, Panginoon. Be all the glory, all the honor, all the praise and thanks in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, bago po tayo magpatuloy, palakpakan po muna natin ang mga sarili. Maraming salamat po mga kagaling, mga kapas. Ayan, so maraming salamat po sa lahat na pumunta ngayong araw nito at sabay-sabay natin sineselebrate ang World Day of Remembrance. Ako po si Angeli at ang ating MC partner. Si Jonah, pakilala na namin sarili namin na medyo Hagarda Versosa. So anyway po, para sa mga ngayon lang, umaten sa ganito sa celebration na ito, nais lang po namin kayong bigyan ng maigling background kung anong meron sa WDR. Starting in 1993, so yung charity organization named Road Peace. So sila yung unang-unang nagpasinayang pagsa-celebrate ng World Day of Remembrance. Well, actually, hindi nila tinawag na ano, road safety ang tawag pa noon. And then in 2005, United Nations, so in-acknowledge na nila na every third Sunday of November is masa-celebrate ang World Day of Remembrance. At tuloy-tuloy na po yan for the last 25 years, starting in Liverpool, and then it also roam around the world na. Dito sa Pilipinas, nagsimula po ito na RN11485 ay napasinayan or na-approve ang ipinasang bill na ito noong 2019. So since 2019, we are already celebrating World Day of Remembrance na po. And
this is our 13 celebrating this. Bilang mga riders, naniniwala tayo na riders' rights are human rights. So we are also road safety advocates. That's why sinaselebrate po natin ang world. And of course, thank you so much po LTO ano po, na pinilagan at hinayaan po nila tayo na magamit po natin yung facility ng LTO po ito. So, hindi na po tayo masyado din magpapakahaba-haba at nais din po namin yes, para marunggan po ng closing remarks po, ano po, ang isa talaga sa masugid, no, na talagang napaka, yung dedikasyon niya nandiyan, makikita natin. At bihira na siguro sa kapwa natin kagulong yung hindi nakakakilala dito, ano po. Talagang nandiyan yung puso, no. Wala lahat ang sa amin, aminado kami sa Bulacan. Walang kayang pumalit sa kanya, no po. Let us all welcome Press Robert Perillo of BMRF. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kasama. Lubos-lubos po ang aking pagkasalamat sa bawat isang narito. At lalong higit sa lahat, maraming salamat LTO, lalo na kay Sir Bob. Ilang taon na nating ginugunita itong World Day of Remembrance. Ako mula noong naging riders ako noong 2009, kaya mga Bulacan Riders ay naanyayahan ako ng ating dating Undersecretary Dante Lantin para sa mga pagdiriwang ng World Day of Remembrance. Ang aking partisipasyon mula noon ay nagsilbing inspirasyon na magsumikap na magporsige na palawakin, palakasin ang mga organisasyong aking itinaguyod lalo na sa Bulacan, na nagsimula kami sa Yamaha Bulacan Riders at naging Bulacan Motorcycle Riders Federation at ngayon ay naging Bulacan Motorcycle Riders Confederation. Inspirasyon ito sapagkat nakikita ko sa araw-araw yung malaking bilang na lumulubong na biktima ng road crashes, lalo na sa hanay nating mga nagmumotor dahil sa maraming bagay na kulang. Isa dito ay isa yung sumasakay ng motor na hindi nag-helmet. Kaya nung time na itinayo natin ang BMRF ay isa sa mga tinatakaran namin kahit pumili ng suka o bensin, sigarilyo sa kanto, walang sasakay ng motor nang hindi nag-helmet. Ang ganong palisiya ay sinikap namin sapagkat gusto naming maging modelo sa lahat ng mga riders na nakakita sa amin. At naniniwala kami na ang pagsuot ng helmet ay malaking bagay para isip yung ating sarili. No? Maingat nga tayo, pero ang ating mga kasunod at kasalubong ay hindi natin masabi. Kung wala tayong helmet ay maaari tayong mabagok ang ating ulo. Kaya mahalagang laging may helmet tayo. Alam niyo mga kasama, bukod sa advocacy ng helmet, ay sinikap din natin na makipahagi kahit kulang ang ating edukasyon sa anumang mga patawag, sa anumang mga pagsisikap na pagbalangkas ng mga patakaran at palisiya tungkol sa mga inisiyatiba sa paglapat ng alternatibang solusyon para mabawasan ang casualties ng road safety o road crashes. At mula noon mga kasama, 2021 na tayo, inabot ko na rin ang edad na 55 years old. Taon-taon, basta't may panawagan, si Ka Robert at ang ating mga kasama sa Bulacan ay sinisikap namin na makibahagi. Subalit, isang dekada na halos ang nagdaan ay mukhang hindi lumulubo ang ating bilang na mga nagbibigay ng oras at panahon para pag-ukulan ang napakalaking at napakahalagang bagay na kung saan ito yung mayor na problema natin.
bilang mga riders at road user, no? Ganun pa man, mga kasama, unti man tayo lagi hanggang ngayon, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na darating ang isang third week of November ay dadami tayo dahil hindi natin isinusuko ang ating pangarap, ang ating mga layunin sa paggunita ng Worthy of Remembrance. Dapat maging party ito, maging party tayo sa mga inisiyatiba na maghahanap ng konkretong solusyon para mabawasan ang road crisis sa Pilipinas. Mapaliit natin, yun yung ating pinakapangarap. At natutuwa ako sa gabing ito na nawala man si Undersecretary Dantilantin. Mayroon po tayong PARS na pinangungunahan ni Sir Eric Lasarte, bagamat kahit po medyo masama ang kanyang pakiramdam, pinilit ng ating kapatid na samahan tayo dahil siya ang pangalawang nagsulong nito nung mawala si Undersecretary Dantilantin. At nagdun, nabuhayan ako ng loob na samahan siya para dito sa ganitong mga klaseng pagsisikap. At alam nyo, ang nakakatuwa ngayon, kasama na natin si Sir Bob Valeria na ngayon, kahit alam natin na araw ng Linggo ay may mga dapat na siyang gagawin, hanggang ngayon, nandito pa siya, inantay na tayo at sinamahan niya tayo. Sir Bob, sana hindi dito magkapos sa ating commemoration yung ating mga pagsisikap. Kami mga riders na nandito ay bukas sa anumang patawag ninyo, kung kinakailangan na kami ay makibahagi sa mga alternatibang implementasyon o pagpapatupad. Sabi nga ni Sir Bob kanina, napakarami ng mga batas, magagandang mga batas na ginawa ng ating Congress at Senado, ang kulang na lang ay implementasyon. Tingin ko mukhang tama. Kailangan natin dito ang mga totoong tao na ang kanyang puso ay nandoon sa kahalagahan na mabawasan ang casualties ng road crisis sa Pilipinas. Wala man tayong matataas na mga tinapos, ang mahalaga dito, buo ang ating puso, buo ang ating sarili para makibahagi sa anumang pagsisikap ng ating ahensya sa LTO na sana ay maisagawa sa mga susunod na pagkakataon. Mga kasama, bilang pangwakas sa ating pag-uwi, dalhin po natin ang ating natunghayan. Dalhin po natin sa ating mga grupo, sa ating mga pamilya, ang ating mensahe na sana aralin natin, namnamin natin ang tungkol sa mga patakaran, ang tungkol sa mga pamamaraan kung paano tayo makaiwas o mag-iingat sa pagmamaniho, sa paggamit ng kinangkalye, at sa iba pang bagay para pahalagahan yung ating road safety. At inaasahan namin mga kasama na sa susunod na November ay maging party kayo sa mga maghimok sa ating kapwa riders, sa ating mga kapwa kababayan na magsama-sama tayo sa ganitong klaseng paggunita para gunitain at palalahanan ng bawat isa tungkol sa road safety. Mabuhay tayong lahat sa ngalan ng kapatiran sa Kalawang Gulong, mula sa ating tagapangulo, Prince Eric Lasarte, sa ating Secretary General, Sir Dunpangan, at sa lahat ng mga coordinator ng kapatiran sa Kalawang Gulong, sa mga organisasyong naririto, mabuhay tayong lahat. Salamat, salamat, at sana iuwi natin ang magandang natunghayan natin sa gabi nito. Pag-iingat po tayo sa ating pag-uwi. Mabuhay po ang lahat. Thank you so much po, Class Robert. Once again, palakpakan po natin, Class Robert Perillo. Ayan, bago naman tayo mag-iwahiwalay, nais namin na i-acknowledge naman po ang bawat grupo or club
or federation na nag-effort na po just to celebrate, just to be with us here, no? Para i-celebrate ang WDR, no po? So, unahin natin ang DI, Riders Club. Nandyan po ba? Nandyan ka ba? Ayan. Pwede mo ba yung may mga tipong into kapag pinta ko sila? Gising pa ba? Oo, ayan. Kaming madaling araw pala. Gising na. Oo, nag-hulis din kasi pagpagin na sa bloodletting, no? Then, diretso dito. Next, ang Buds Riders! Yan. Alam mo, mas gusto ko, mas naaalay ako mag-ano, mag-MC man, kapag kayong tipo, kapag tinawag mo sila, meron lang ang palagpakan, meron kang asap at sigawan. Ganun! No? Oo, makuwi-kuwi na yung iba, nakatanong ko, kahit manahin ba, yung mga shadow at doon sa motor. Yan, di ba? O, tumi- andito, we acknowledge the ano po, yung support nila sa presensya ng Bike Light, no, na nandito sa atin. Bike Night Asia. Sorry naman, sir. And for that, lahat po ba ni Candida? Okay, sila rin po yung media na nagko-cover po sa atin ngayon, ano po. So, play na lang daw po natin. Thank you.
Ayan, so for na po, maaari na po natin sabay-sabay po natin manalangin po. Ipod po natin ang ating mga ulo at manalangin po tayo para sa ating mga sarili ano, at para sa ating kapakabilang. Okay po, and now ay sabay-sabay po natin itong i-blow. Okay. Okay.